Nais ko umpisahan ang ating programa sa pamamagitan ng pananawagan. Ako po ay nananawagan. Sa lahat po ng naging pasahero ng Cebu Pacific Flight 5J625. Again, Cebu Pacific 5J625 patungo pong Cebulan Airport sa Dumaguete po yan. Yan po ay umalis ng Ninoy Aquino Airport noong April 7 kahapon 9:30 a.m. Okay, dumating po yan 11 a.m. April 7 din, same day, sa Cebulan Airport sa Dumaguete. One more time, flight 5J625 Cebu Pacific going to Dumaguete. Meron pong positive patient dyan ng COVID-19 na pasahero. Ang kanyang seat number po ay 15B. Ulitin ko po, 15B. Kung kayo po ay pasahero dyan sa aeroplanong yan, sa flight number na binanggit ko, at malapit po kayo dyan sa 15B, ka-seatmate po kayo nito, siguro po kailangan mag-self-quarantine kayo or after a week, magpa-RT-PCR po kayo. Now, why am I doing this? Because it seems to me some of our authorities are not doing their job and somebody is gonna do it for them. Ito po yung magsisilbing eye-opener para sa ating mga kinaukulan upang higpitan po siguro yung ating air travel, yung DOTR at yung airline companies mag-usap at maglatag, maigi ng isang protocol tungkol sa air travel. Ganito pong kwento niyan. Yung aming pong kasambahay, more than a week ago, nagpaalam sa amin na siya po ay uwi na ng probinsya para magpakasal sa kanyang boyfriend na at that time nakatira po sa Batasan. At pumayag naman po kami dahil napakaganda naman po yung kanyang rason. So ang ginawa po namin, tinawagan po namin ang Cebu Pacific at tinanong kung ano mga requirements para makapagbiyahe po si kasambahay pauwi na ng probinsya. At sinabihan po kami ng Cebu Pacific na valid ID lamang ang kailangan. Okay na yan. Kasi yan lang daw po ang ni-require ng lugar na pupuntahan. So, ibinok po namin ng ticket sa Cebu Pacific yung pong aming kasambahay. Nakiusap po si kasambahay pati yung kanyang boyfriend kung pwede isama na sa booking, which we did. Pagamat hindi po nagsabi ang Cebu Pacific na kailangan ng RT-PCR, pina-RT-PCR po namin yung aming kasambahay. Hinatid po namin sa St. Luke's. Doon na po siya at yung kanyang boyfriend nagkita. So meaning, wala pong contact kami sa kanyang boyfriend. Never po namin naging kakontak yung kanyang boyfriend. So nakita si kasambahay sa St. Luke's at yung kanyang boyfriend. And then matapos po silang pareho makuna ng RT-PCR sa St. Luke's, umuwi na po silang dalawa sa Batasan na kung saan doon po nakatira si boyfriend. Now, the following day, lumabas po yung result ng RT-PCR. Negative po yung gaming kasambahay, positive po si boyfriend. And at that time, siya po ay nag-exhibit ng symptoms. Siya po ay sinisipon. Ayon po mismo kay kasambahay. Bagamat inimporma na po ng St. Luke si kasambahay tungkol dun sa kanilang result ng kanyang boyfriend, kami po ay nag-imporma pa din kay kasambahay. Sinabihan namin siya na huwag nang ituloy yung biyahe, kontakin na yung barangay na kung saan sila nakatira dyan sa Batasan. Meron kami instructions na ganon. End of story for us and the kasambahay. Then, the following day, tanghali, tumawag si kasambahay at sinabing, huwag mag-alala kasi nasa Dumaguete na siya kasama si boyfriend. May sipon daw si boyfriend pero tines naman daw sa airport, negative naman daw. Kaya nakalusot. At huwag mag-alala, total sinundo naman sila ng isang barangay chairman na kamag-anak daw ni boyfriend. Now, immediately, ako po ay gumawa ng contact tracing. Meaning, tumawag po ako agad-agad. Inutusan ko mga staff, tawagan po yung police station sa Dumaguete, tawagan po yung mayor's office para impormahan yung tungkol dun sa boyfriend ni kasambahay at si kasambahay mismo para magawa nila ng paraan. Kakausapin ko po yung mayor ng Dumaguete, Mayor Erwin Agustin ng Ayungon, Dumaguete. Magandang hapon po, Mayor. Yes, Idol. Magandang hapon din, Idol. Mayor, wag na po natin banggitin yung pangalan po nung nag-positive na COVID na boyfriend po nung aming kasambahay. Nakuha niyo na po siya. Nandun na sa sa barangay nila, tapos inaano na namin sa municipal health officer namin na dalhin sa isolation facility namin. Yung kasambahay po namin? Yung kasambahay niyo, Idol, nandun pa rin sa bahay nila nag-home quarantine kasi nandito yung si Kapitan kasama ko ngayon sa opisina ko
nandito siya. Home quarantine. Dapat po ilayo po yung kasambahay namin doon sa members of her family. Doon sila sa separate na bahay. Okay. Good. Mayor, ang tanong ko, kasi inimporman din po namin yung Cebu Pacific. Sabi ng Cebu Pacific, kaya raw ganun ang nangyari at pinayagan magbiyahe kahit na walang resulta ng RT-PCR, na wala nang hanapan ng resulta ng RT-PCR dahil yun daw po ang instructions ng LGU dyan sa inyo na hindi na kailangan ng RT-PCR. Totoo o mali? Idol? Mga 2 weeks ago, naghingi kami ng mga RT-PCR negative result. Tapos, yung provincial IATF namin, nagluwag ng mga requirements, hindi na kailangan ng mga RT-PCR. Sino pong nagluwag yung governor ninyo? Yung provincial IATF namin. Sino po yun? Sino po yung nagluwag? Anong pangalan? Yung sa provincial IATF namin, yung sa governor's office. Opo. Provincial okay. IATF. So yung IATF po ang nagluwag? Opo. So hindi na rin kailangan RT-PCR, basta sakay lang ng sakay ng eroplano, magpakita lang ng ID, bahala na si Spider-Man kung ano man ang estado mo. Pag mayroong mga symptoms na pag lumapag sila sa airport, pag mayroong mga symptoms, i-hold sila tapos i-swab sila kaagad. Paano po itong sa boyfriend ng kasambahay namin, meron po siyang sipon nung siya po lumapag sa airport dyan. Kaya po siya lang nakalusot dahil may kasama rin pong barangay chairman. Kasi nandito yung barangay chairman. Kasi nung nalaman ni barangay chairman, ang sabi daw niya, wala pa siyang result ng lumapag sila doon sa Sibulan. Meron pong result. Nabigyan po namin ng result yung kasambahay po at yung si boyfriend, pinadalhan po ng St. Luke's ng result nung gabi po bago mag-flight sila. Ang sabi daw matik po yan kasi, sir, kapag kinukunan ka ng RT-PCR ng St. Luke's, kinukuha po yung cellphone number mo. Okay? So pinasahan po sila ng result. And then kami rin po mismo, yung staff po namin, nag-remind din doon kay sa kasambahay at sa boyfriend na, hoy, huwag nyo nang ituloy yung biyahe sapagkat positive ang isa sa inyo. Okay. Now, ang tanong ko, Mayor, wala ho bang patakaran dyan sa inyong airport na lahat na mga lalabas ng airport bago pumunta ng lumabas ng airport, papunta na dyan sa inyong bayan na tingnan namin ang inyong RT-PCR? Wala bang ganun? Pagsisita? Mayroon namang mga health protocol dyan sa airport. Tulad na? Opo. Mayroon naman. Bakit nakalusot po itong isang positive? Baka yung pasahero hindi nagsabi na mayroon na silang result na positive. Yan nga po mayroon sinasabi ko, kung nagkikinig yung mga taga DOTR at saka itong mga IATF, lalo yung IATF diyan sa inyong probinsya na medyo ob-ob, bakit yan niluwangan yung travel restrictions. Mm-hmm. Sana mayor, bago lumabas ng airport, okay? Hinahanapan po ng resulta ng RT-PCR. Di po ba? Tama ba ako, Mayor, o tama ako sa palagay niyo? Tama. Yun ang pinaka-safe, Idol. Kasi yung bayan ko dito, pinakataas namin yung positive, dalawa lang tatlo. Ngayon, isa lang yung positive namin, yung siya lang yung lumapag kahapon. So paano ito, Mayor? Ngayon, lumapag. Kung sino-sino nakahalubilo nitong boyfriend ng kasambahay, habang siya ay nasa airport, kinukuha yung kanyang bagahe. Tinanong ko yung municipal health officer ko, alam na ng provincial IATF na para ma-contact trace yung mga tao na close contact niya. And do us a favor, Mayor, kasi hindi na po namin ma-contact yung kasambahay, hindi na kami sinasagot. Anyway, wala naman kami pakialam na sa kanya dahil resigned na po siya sa amin. Do us a favor, kontakin niyo po yung si boyfriend at tanungin niyo po kung saan siya nakatira dito sa Batasan, kasi nga po, diyan niya nakuha yung COVID. Okay? Sige. Kung sino-sino po yung mga nakahalubilo niya dyan sa Batasan. Na. Kasi nga po, yung kasambahay po namin, nung umalis na po sa bahay namin, sumama na sa kanyang boyfriend habang iniintay yung kanilang flight, dyan po sa Batasan. Sino po yung tinirahan niya? I-trace niyo po yung barangay na kanila pong tinirahan habang sila po ay nag-antay ng kanilang flight pa uwi dyan. Anong barangay yun? And then inform the barangay captain para maggawa ng contact tracing doon sa mga nakahalubilo nitong dalawa. Sige po, Idol. Maraming salamat dyan. Kasi na yung contact tracer namin nandoon na sa barangay. Okay. Dito din si Kapitan. Yung nag-ano sa Kapitan sa airport. Yung kamag-anak.
Kausapin ko kasi kamag-anak. Ha? Sige po. Sige, sige. Kayo lang mag-usap, Idol. Oh, sige po. Salamat po, Mayor, sir. Sige, Idol. Sige, Idol. Anytime, pwede ako matawagan, Idol. Salamat po, Chairman, sir. Idol. Maraming salamat sa pagkataon na nagkausap tayo. Sige, sige, Idol. Salamat po, Mayor. Mayong hapon, Chairman. Mayong hapon. Mayong hapon po. Chairman, you know better. Dapat, Chairman, hinanapan mo ng RT-PCR yung kamag-anak mo na, oy, iho, o pamangkin. Ano ba? Pamangkin mo ito, sir? O kapatid? Pamangkin po. Pamangkin. Pamangkin. Meron ka bang RT-PCR? Pwede bang makita? Bakit hindi niyo po hiningi ng ganon? Tinawagan ko ko kahapon. Sabi niya, hinintay pa yung result ng PCR test niya. Sabi ibig sabihin, nagsinungaling po sa inyo? Sabi niya, wala pa daw result niya po. Sabi ko, pwede ba kayong sumakay ng plane na wala pang result ng swab niyo? Sabi niya, pwede ra daw. Sabi ko, paglapag niyo sa Dumaguete, kailangan na hanapan kayo ng toan ng result ng swab niyo. Tapos pag wala kayong ikapagitang result, po kayo rapid test. Pasensya na doon sa mga makers of the rapid test. Hindi po reliable po 'yan, yung rapid test. Huwag niyo po ninyong gamitin 'yan. Sablay po 'yan, yung rapid test na 'yan. RT-PCR po talaga ang accurate po. Chairman, so in this case, ang may problema pala talaga yung airline dahil pinalusot. Dapat sa airport pala dito sa Ninoy Aquino, hinahanapan niya ng airline. Pagpasok na aeroplano, dapat yung mga airline crew hinahanapan ng RT-PCR yung bawat papasok sa aeroplano. Hindi nila ginawa yon. So may problema rito yung Cebu Pacific 10. Buong CC, hindi ko po ilalagay sa inyo, Chairman. May problema rin po dito yung Cebu Pacific. Okay, Chairman? Opo, sir. Opo, sir. Pero at least, Chairman, yung inyo pong kamag-anak, naka-quarantine na po at ginagamot nyo na po. Opo, sir. Madaling araw, pinuntahan ko kanina madaling araw at sinabihan ko huwag kang lumabas ng bahay nyo, huwag kang pumunta saan-saan sa mga kapitbahay nyo. Kasi may problema sa swab niyo, nagka-positive kayo. Nasa kanya po yung kanyang resulta, pero kung ibinuran niya po, kasi pinadala po sa kanya online ng St. Luke's, padadalan po namin kayo ulit ng kanyang result. Okay? Isang staff ko po, si Odette Molina, ang magpapadala po sa inyo ng kopya ng result. Meron din po kaming kopya. Makasiguro kayo na talagang positive po siya. At ito po ay gawa sa St. Luke's, hindi po ito kung saan-saan lang center. Opo. Okay, sir. Now, ulitin ko, Chairman. Pakitanong lang po sa inyong pamangkin kung saan po siya nakatira ang barangay sa may Payatas para informan din niyo po yung barangay chairman sa lugar na yon, gumawa ng contact tracing, sino po mga nakalubilo nitong si boyfriend ng aming kasambahay para sa gayon magawa ng paraan. Okay? Na mailayo or mapagamot or may quarantine. Okay? Chairman Sandy, salamat po, Chairman Sandy, ha? Okay. Mayor, maganda po yung mayor na mababa pala yung COVID cases nyo dyan. Very good. Opo. Ngayon, isa lang, pag hindi siya kahapon, wala kami, zero kami. Very good. Good job. Pero let's keep it that way sana, Mayor. Sana ganun na lang. Sige po, Idol. Ito, at least kahit papaano yung pagtawag namin, makakatulong na para hindi kumalat yung COVID dyan. Sige. Maraming salamat, Idol. Maraming salamat. Thank you po, Mayor, sir. Okay, sige. God bless po. God bless. Yung IATF na supposed to be ang mga otoridad na nagsisiguro na masunod yung mga protocol upang hindi kumalat po yung COVID-19, lalo na sa panahon ngayon, nalaganap na talaga itong mga kaso ng COVID-19. Ito pa pala ang mga gumagawa ng kapalpakan. Ito pa pala ang mga niluluwagan, yung mga patakaran na dati na inilatag para maging safe yung air travel natin. Tulad ng sinabi na nga ni Mayor, yung provincial daw ng IATF, provincial director kung sino man yon. Kung nakikinig po yung ating chief ng IATF, pwede ho ba pakisibak po yung director sa probinsya ng Dumaguete na nagluwang po ng travel restrictions dyan sa Dumaguete? Okay? Sige. Mga kapatid, meron na po tayong 19.4 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Rafi. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure po na pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga latest videos ng Rafi Tulfo in Action YouTube channel.